Sabi dito mga kababayan sa balita ngayon, hanip sa performance, Speaker Romualdez kinilala sa natatanging pamumuno sa kamera. Ano yan yung Mr. Maravillas na balita? Ito yung totoong balita mga kababayan ngayon. Pero baka ma-insecure na naman yung mga nag-ambisyon sa 2028 presidential elections. Ang tagal-tagal pa kasi, mga kababayan, magtrabaho muna kayo ng maayos. Huwag lang yung laging pakyot at dinadaan sa init ng ulo. Di ba? Kailangan, ipakita ninyo muna yung kanilo ang inyong ang magandang performance. Ipakita sa gawa, hindi sa init ng ulo. But before ko ibigay sa inyo, mga kababayan, yung detalye nito, bakit kinilala si Speaker Romualdez bilang natatanging pinuno ng kamera, click subscribe muna po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga magagandang kaganapan dito sa ating bansa. At saka, huwag na rin ninyo po na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang kampanya. Igawan niya, Mr. Maravillas, ang aga pa sa politika. Joke lang po. Si Speaker Romualdez po, pinagdududahan lang siya ng mga taong insecure na tatakbo sa presidential election sa 2028. Wala man pong ganoon. Kausap ko mismo last week, yung Speaker of the House, kinukulit namin kung ano nga ba yung plano because of that, somebody na insecure sa kanya, yon tuloy. May nagparinig. Pinaringgan siya mga kababayan na tambaloslos. Pero po, nang tanongin namin si Martin Romualdez, point blank, kung ano yung plano niya, wala po siya, mga kababayan, na ganong plano. Ang gusto niya, tumulong lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos na matupad, mga kababayan, yung kanyang mga campaign promises. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang gusto niyang tulungan. Kasi yun ang rason kung bakit siya pinili bilang maging Speaker of the House. Kasi nga po, habang yung Speaker of the House, wala man dyan buto yung ating Pangulong Bongbong or any president for that matter, kung sino yung handpick ng Pangulo, siya namang sinusupport ng Congress, siyempre. Tama, mga kababayan. So ito, ang pagkilala. Sabi rito mga kababayan sa balita, kinilala ng Kamara de Representante si Speaker Martin Romualdez, Ferdinand Martin G. Romualdez, sa natatangin itong pamumuno sa Kamara na nagresulta daw sa pagpasa ng mga mahahalagang panukalang batas na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. So, tutok na tutok mga kababayan, itong si Martin Romualdez sa kanyang trabaho bilang Speaker of the House. Wala siya doon sa politika, tapos na yung politika at matagal pang susunod na politika para pagtuunan ng kung ano-anong alingasngas. Di ba? So sabi rito, pinagtibay ng Kamara ang House Resolution Number 1055 NACDA ni na Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe at Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan na kumikilala sa exceptional, reformative, effective leadership ni Speaker Romualdez. O kita ninyo, may resolution pala. Akala ko, kwento-kwento lang. Official pala siya yung pagkilala. Pinadaan mga kababayan sa House Resolution mismo. At yung author, mga kababayan,
kasama sa may akda, minority leader. You see? Both the majority and minority, nagkakasundo sila. Ay talagang exceptional ang ganon. Yun ang kailangan nating future leader. Kumbaga, pipili tayo. Although malayo pa po, magandang pinag-uusapan ito. Diba? Kailangan na ang isang leader po, kaya niyang i-unify both the majority and minority. Kaya niyang pagkasunduin. Kaya nga po, nang may mag-attempt na mag-kudita sa Congress, ayun, nagsumbong kay ano, nagsumbong kay Martin. Miscalculation yung nangyari. Sabi rito, ang kasipagan at kangahangang pagtitiwala o mano ni Speaker Romualdez ay nagtulak sa mga miyembro ng Kamara de Representantes upang magtrabaho na nagresulta sa magandang performance ng mababang kapulungan ng Kongreso sa unang regular na sesyon ng 19th Kongreso. Napaka-effective yung leadership na pinamalas mga kababayan ni Martin Romualdez. Binigyan umano ng atensyon ng leader ng Kamara ang proseso ng legislatura at sumunod ng may pagalang sa mga patakaran para sa maayos na talakayan at nagsisilbing kampiyon ng mga miyembro upang maihayag ng mga mambabatas ang boses ng kanilang mga constituents. You see? Ayon sa resolusyon, sa unang regular na sesyon ay pinagtibay ng Kamara ang 91 resolutions at naaprobaran sa ikatlo at huling pagbasa ang 447 panukalang batas na karamihan ay nakabinbin ngayon sa Senado. Sa mga ito ay 123 ang national bills. So, mabilis yung pagpasa, mga kababayan, ng mga batas sa Congress ngayon sa pamumuno ni Martin Romualdez. Sa mga naipasang panukala ng Kamara, anim na ang naging batas, kasama rito yung Republic Act number 11934 o Subscriber Identity or SIM card law. Yung budget ng ating bansa, yung Republic Act na nag-amyenda sa batas kaugnay ng fixed term ng mga piling opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang mas maging professional ang sandatahang lakas. Isa pang panukala ang pagpapatawad sa utang at interes ng utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Napaka-importante po ito. Laking tulong sa mga agrarian reform beneficiaries. Libre na po, wala nang babayaran. Natapos na ng Kongreso at naipadala na sa Malacanang para sa pirma ng ating Pangulo. Sinabi rin sa resolusyon na naaprobara na ng Kamara ang 33 sa 42 priority bills ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Filipino. You see? So ganon, mga kababayan, ka-effective. Kaya yung mga, yung leadership, ganon kagaling yung leadership ni Martin Romualdez. Kaya ngayon, yung mga congressmen, both in the minority and majority blacks, mga kababayan, sabi nila, assured na ngayon si Martin Romualdez na maging Speaker of the House continuously until 2025 sa pagtatapos ng kanyang term bilang congressman. Kasi, kwan baga, 3 years yung term ng congressman po. So, the whole term, assured na siya ng leadership ng Kongreso bilang Speaker of the House. You see? Ayan man lang po, mga kababayan, ang short video natin. Baka lang gusto ninyo itong i-try, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regency Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po,
Baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.